Sa isang pag-aaral sa livability ng 128 na barangay ng lungsod, natuklasan na karamihan sa mga ito ay may minimum livability compliance. Isa na lamang umano ang livable barangay sa Baguio City at dalawa ang nasa declining status. Ang Barangay Livability Index ay pinagsama-sama sa pamamagitan ng masinsinang pag-aaral na isinagawa ng pamahalang lungsod sa pamamagitan ng City Planning, Development and Sustainability Office at mga katuwang mula sa pribadong sektor bilang bahagi ng pagbuo ng Comprehensive Land Use Development Plan o CLUP 2024-2032, a creative, inclusive, and livable city. Ito ang vision ng City of Pines na target makamit sa 2043. Gayunman, tanging ang Barangay South Drive ang nag-iisang livable barangay habang ang Lower Dagshan at San Antonio Village ay nagpakita ng pagbaba ng livability state. Siguro because of sa environment, we have still so many trees. And then we have also this garden. Parang may space pa to breathe. Kumbaga. Mm-hmm. Oo. And aside from that, that's only one factor. Yung ika na magkali, yung what is this? Accessibility. Mm-hmm. Kaya naman ang mga bike enthusiast na si John Mark at ang kanyang barkada, sa Barangay South Drive daw sila madalas na nagbibisikleta dahil sa malinis at maraming puno. Kasi masarap po, patag po yung daanan eh. Saka nakakaaliw yung mga view. Dahil maganda po yung tanawin. Tapos, maiin sayo ka pa sa ahon. Upang tiyakin ang pananatili nitong livable, tinutukan ang environmental protection and peace and order sa naturang lugar. Sa buong lungsod, 41 na barangay ang moderately livable, habang 84 naman ang nasa minimum compliance. Kaya problemado ang barangay officials ng Lower Dagshan dahil wala na raw lupa na pwedeng pagtayuan ng establishmento para magbigay serbisyo sa kanilang constituents. Pinaka problema talaga kung saan ka magpapatayo ng kung ano yung hinahanap nila yan. Basketball court, health center. Wala na dalang space. Wala na siguro. Pero kung yung mga care gardening, meron pa. Ilan sa mga ikinukonsidera ng City Planning, Development and Sustainability Office para maging livable ang isang barangay, ang accessibility and mobility. Dapat malapit ito sa paaralan o barangay hall na may off-street pick-up at drop-off point. Para naman sa health and safety, kailangan na mayroong essential services and community spaces, barangay health center, maayos na parke at iba pa. Kasama na rin dito ang access to clean and safe basic commodities, malinis na supply ng tubig, kalidad ng tubig sa mga ilog at sapa, at maayos na pamahala ng barangay officials. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon.